Ayan, good morning. Magandang umaga po mga sulo. Magandang araw sa inyo. At nandito kami sa ano ngayon, sa Kubo. Nagpapakain kami ng itik ni Mrs. At kumakain ako, nagpapapaka ko ng mani. Nag-harvest na sila ng aking siyahin doon sa taes, sa taas. Una kasi sila nakapagtanim sa akin, ayan, nakaharvest sila. Dumaan dito, kaya binigyan tayo ng mani, ng tamis. So, ngayong araw po pala ang aking pagtuloy doon sa kanang bed frame. Papahiram ko ngayon ng polytap, yung pinagrinderan, tapos liha at pintura na tayo. At saka natin pag-usapan kung magkano naubos nun sa aking ginawang single bed frame ng aking mother. Inaaway mo yung manok kasi. Si Andy, inaaway yung manok. Kinakain nila kasi yung pagkain niya eh. Uy. Busy siya. Di pa naman luto yan eh. Pwede naman to. Sus, magtay ka pa niyan. Di ah. Ano? 3 months na yan. Hmm. Una kasi. Isa yung mga... July 7 yan. July, September, October, no? Kung gawin mo November, hindi na pwede na. 3 months niya ang 1 week. Ang ano yan, harbisan. Yun o, no? Dito na po kami sa bahay. Ayan na ano ko na labas ko na yung aking ginawang bed frame kasi nandun pa sa pinasok namin dahil umulan. So gagawin ko na ngayon masilyahan, tapos liha, tapos pintura na. Ayan, dito kami sa taas kasi naglilinis-linis din eh. Ayan ang aking isunod, yung grills. So unahin ko muna yung apag natin, bed frame. Magpinturahan na. So bago po yan, ayan na shout out nga po pala kay Tita Nikki. Ayan, special shout out kay Tita Nikki at Tito George at sa kanyang ano, sana manalo yung team mo sa football. Ayan. At kay Tita Tits na sobrang sipag. Ayan, rest din po, Tita Tits. Pag may time, ayan, shout out sa inyo. Lalo kay Tito George. Ayan, good luck sa iyong team, football. Sana manalo yung iyong team. So, at kay, siyempre, shout out nga po din kay Sir Ronald Bonaventura. Ayan, shout out po. Kumusta? At kay, ano na, Ma'am Marita Mendoza, Pablo Mendoza. Ayan, shout out po. Kita dyan si Carino at Tito Ben Carino at kita Jojo Casiano at Tito Manny Casiano at sa lahat-lahat ayan, shout out sa inyo lahat at ako yung mag-upisa na doon sa baba baka ulan na naman Mama maano naman eh, maaaraw naman kanina umulan kaya pinasok muna namin. Okay. Tapos pag na ano na yon, napintura ko na yon, siyempre ngayong araw, pag-usapan natin agad kung magkano ang naubos doon sa lahat-lahat. Iawas lang natin yung paggawa ko sa yung labor, yung ano lang, materialis lang. Para alam nyo rin, may idea kayo. Yan, sa tapos ulit kay Tita Nigi at Tito George. Thank you na marami sa inyo. At kay Tita Tits, pahinga-pahinga rin pag may time po. Shout out po sa inyo. Ingat kayo palagi dyan. So, tara. Ito tayo sa baba. Ay, isa. Nagbisaya na naman. Uy. Dali, dali, dunk. Sa baba. Naman. Dali, good. Pag dali, good. Mga anong kanta mo? May bisaya daw sa na. Sipilimon, namasusay kadagatan, nakaka.
Kayak Natal basahan di balik ya sa merkadong ruba ang aris kurus gora inyo lagi paano ba naupok si papa. Loko pa yan, galing na mag ano kanta ng natutunan na naman sa kanta ng Bisaya. Ayan, ready na yung aking gamit. Ito muna yung apply ko muna. Okay, pero punasan ko muna bago yan apply tong kulit up para matanggal yung mga likabok. Tapos bumili na rin ako ng ano, ng 1 litrong pre-epoxy primer black. Black yung aking ano, pero pahiran ko muna ng ano, sayang din yung tira kong gray para matibay siya. Tapos ito yung ating pantapping black siya, para makapal din yung kanyang pintura ba. Siyempre meron na tayong balita pang ano natin, liha. Siyempre, okay, ito na catalyst. Thinner lacquer. Okay, banat na to, banat. Steel brush, siyempre meron steel brush. Ito magagamit yung steel brush doon sa taas sa grills, railings natin, kasi makalawang kesa dito sa bed frame na bago na yung ano doon, hindi gaano makalawang. So ayan na ano na, na pahiram ko na po ng sulo yung ating papag ng kulitap. Okay. Yan yung pinag-weldingan lang yung aking pinahiran. Yan, okay na lahat. Tapos siyempre liha. Tapos pintura na. At yung ating may bahay. Ang nagpipersa ng aming ulam ngayong tanghali. Ito galing ito sa lagsak sa farm to, no? Yung aking pilitas kanina umaga. Eh, adobo niya siguro. Wala ano, niluto. Adobo. Hindi naman pwede kaldereta to. Pwede. Anong pamulog mo? Bawang sibuyas. Okay. White na yan. Pwede na yan. Tapos, si Pilimon. Nandyan lang siya, si Pilimon. Kasi wala siyang pasok ngayon dahil Biyernes. Kada Biyernes, wala siyang pasok. Thank you.
So ito mga kasulo, nadali ko na yung ano, na pahiran ko na ang ating bed frame. Tara, pakita tayo. Update tayo sa ating bed frame. Yeah, no? Ayan na siya. Naka tatlong ano ako niyan, tatlong patong. Bali, hindi ko na pala pinahiran ng ano to, ng gray. Itim na lahat. Yung gray na lang ang aking gagamitin din sa railing sa ano, sa hagdanan. Ayan na siya. Mas maganda sana kung compressor ang ating gamit niyan. Mas makinis pa sana. Pero ayos na yan. Ayos na kayo para kay mama yan, no? Ayan, hindi naman nakita yung ating ano, pinag-weldingan. Yan ang itsura niya. Finish na, finish. So, patuyuin ko lang yan bago natin isalpak yung plywood na dimidya. Siyempre, screw yan. Screw ko dito yan, paikot para matibay. Tapos, hintayin namin yung in-order misis na foam para dyan. Kasi yung sa pinimama, hindi obra dyan, maliit. So, order si misis ng sukat talaga dyan. Ano to? 190 cm ang lapad, 90. I-convert ko to sa inches. So, magiging 36 by 75 inches to. So, standard to. Standard yung foam na gagamitin natin. Yan ang aking sinukatan. Standard 36 by 75 inches. Kung sa CM natin na 190 by 90 centimeter. Alright, nadali na. So, next kong gagawin ngayon, i-grinder ko na naman yung sa taas. Doon naman ako sa taas. Tapos, same pa rin. Polytap, tapos pahid. Gray siguro yung aking ano doon. Pahid. Kasi meron din akong sobrang gray. Ito lang ang aking ginawang itim. Mas maganda yung itim sa ganito. Okay. Ayan na siya. Finish! Tapos bibili ako ng sapatos dito. Sa Brodit. Bagong ligo. Ayan dalawa. Oh. Well, oh. Tara mga tana. Anong ulam natin? Ayaw mo pala. Sitaw lo. Ayun oh. Tara. Ayan tayo. Tapos na rin ako sa project ko. Sunod ko yan mamaya. Relings. Manda ka sa akin mamaya. Ayun na nga. Tapos na po mga kasulo na ano, na pinturahan. Finish na. Finish project na yung bed frame natin. Single bed frame. So dito naman ako sa taas nyan. At titirahin ko na yung i-grinder ko na yung railings ng hagdanan para nasa ganun ay mapahiran ko ng polytap at siyempre grinder ay liha at mapinturahan ko na. So ayan na yung bed frame natin ay accomplished na, kiyari na. So mamaya ano ko sa inyo yung magkano na ubos nun lahat-lahat sa bed frame. So ito naman ang anuhin ko, titirahin ko. Lagay ako ng bulak sa balugbog ko sa tenga kasi gulob, masira yung aking air drum, sakit. Kailangan merong nakasalpak na ano, bulak para proteksyon na rin para hindi tayo mabingi ba. So tara, let's go.
Ayan, natapos ko na po mag-render. So, ano naman, steel glass na naman tayo. Ito, ito, makapal. Yan, mag-umpisa na po ako magpahid ng polytar. Matapos na yung mahal ko. Grinder. Tsaka ano, niliha ko tapos kinuskusan ko pa ng ano para matanggal talaga. Yung kinuskusan ko yung mga may kalawal na diesel. Mayroon akong diesel dito na ayan o. Tapos sa yun naman yung pinagrinderan yan, batakan ko na ng masilya ng ano ng polytap. Bigyan tayo ng polytap, dapat magtimpla nito konti-konti lang, sakto lang maano kasi sandali maano to ma sandali tuyo, lalo na pag nalagyan mo na ng body pillar ganito, dapat konti lang. Pag-alok yan, yan. Konting ano lang, yung pula. Tapos, mix lang ng maayos. Si Boss Denden ito, magaling. Expert si Boss Denden ito. Yan, shoutout kay Boss Denden. Ang malupit na pintor sa Plaza Luma. Yan, pahit tayo. At mabilis ka din dito kasi matutuyuan ka. Sayang na yun. Sinimpla. Ayan, masilihan ko na po mga kaswelo yung ating balance. O siyempre, liha naman. Baka ano, baka bukas pa to mga pahiran kasi hanggang na oras na. Mga alas 4 na. So, liha muna ako ng konti. Thank you.
Ayan, naka-prepare na po. Hindi namin mapinturahan pala ngayon dahil oras na. Magtungo na naman sa itikan para magpakain. So at least nalihaan na. At ayan, may masilya na. I-ano na lang yan. Pahira na lang bukas. Yan ang aking gagawin bukas ng umaga. Baka pakain ng itik din. Ito ang titirahin ko para mapinturahan na. So, hindi makaya ngayon dahil oras na. Anong oras na? 4 na. 4 may git na. Tatungo muna kami ron sa itikan para magpakain sa mga alaga. Okay, at least prepare na. Naka-prepare na siya. Yung bed frame na rin. Ayan na mamaya pagdating namin sa kubo. Ito natin pag-usapan kung magkano ang inabot. Okay, magandang hapon po mga kasilo. Kami po ay patungo sa aming mga alagang hayop. Siyempre, kasama ko yung dalawa. Ayan o. Oo. Dalawang bantay. Si Blackie at si Whitey. Nako, bilisan natin. Ay ano, may parang gustong umulan. Ayan, pauwiin ko na yung ating mga itik. Nasa galaan sila. Meron na silang pagkain. Uli na. Harangan mo na doon, Soy. Uli na. Ayan, pag narinig nila yung uli-uli, yan. Alam na. Uli-uli. Pasok na. Yan, mga na kayo. Hapon na. Ah, diba? Tatakbo sila doon. Papasok sila sa kulungan nila niyan. Uli-uli. Uli-uli. You know. Pasok. Diba? Alam yung ating boses. Uli-uli. O, di. Kainan, na. Sige. Mga na kayo pa. Papin. May patading kayo ko, tali. Kailangan na naman ayusin yan. Yan, kami po ay uuwi na dahil mamadali kami kasi parang gustong umulan. Kasi, Hindi pa. Bilisan mo, makadalip na. Ayan, napakain na namin din yung mga alaga. So, pauwi na kami. At bukas pala ang aming mag-overnight. Dito kami matulog bukas. Kada Sabado kami matulog. Dini. So, ayan. Doon po sa ating bed frame. Inabot po ako ng nagastos ko lahat doon ay umabot ng 4-5. Lahat-lahat. Kasama na, bali 3-5 yung bakal. Tapos yung pintura, inano ko rin, inuwinta ko. Tapos yung welding rod, cutting disc. Kaya umabot siya ng 4-5. So nakatipid po ako ng plywood kasi hindi po ako bumili ng plywood doon. Ang ginamit ko yung pinagbaklasan ko doon sa hagdanan. Matibay naman yung standard yung aking binili na plywood na dimidya. Tapos sa labor, siguro mga dalawang araw siguro yun. Mga dalawang araw kung talagang talagang gawin talaga ng tuloy-tuloy. So dalawang araw. So yun na nga, 4-5 po ang inabot lahat. Sa materials lang, walang labor. Yun, 4-5. So paano po yan mga kasuelo? Ayan, nakita-kita po tayo sa ating next upload. Ayan, at meron ng paparating, nakalaban, na ulan. Ulitin ko po, maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. Ayan po ang ating kalangitan. Medyo nangitim na. So kami po yung uwi na. So happy lang po tayo mga kasuelo. Paalam po muna.